Guys, magandang araw sa inyong lahat, mga katik. Ito, may bago. Ito yung first vlog ko para sa repairing. Sana panoorin nyo hanggang huli. Ito guys, sharp. So, itong problema niya is continue. Pag pinawar nyo daw ito, minsan nabubuhay, minsan nagbiblink. Yun, nag-click back na ang relay niya. Tapos continuously blinking. Yan ang problema niya. Yan. Sharp. Ito yung model niya. Okay. Mga katik, subukan natin i-repair. First vlog para sa repairing. Galing na daw ito sa ibang technician, kapu-pull out lang, hindi raw magawa itong continuously blinking niya. Try natin i-repair. Medyo madumi. Madumi pa. Linisan natin muna. Tignan natin kung may makalobong parts. Guys, tignan natin kung mayroong lobong capacitor. Parang wala naman yata siyang lobong capacitor. Pagka ganyang namamatay, nagsusort yan sa oriente. Yan, may isang nakita. Parang may kulang na isang posistor. Parang wala namang lubang kapasitor dito. Dito rin. Wala din dito. Medyo madami lang siya ng kaunti. Inisa mo na. Skip ko muna guys. Ito mga tech. Nakakuha ko ng positor ng LD. Sabit mo natin ito. Ang LD. Habang papainit pa tayo ng soldering. Good lang mga kasek. Pag ganyan mga katik, pag ganyan nagpuprotect at nag-click back ang relay, maaaring may shorted o kaya kapasitor na leakage na siya, leak na. Parang ginawa naman ang lahat nung nag-ayos eh. Siguro solder na. Ito, may ginawa pa dito. Siguro sirabi ang antena nito. Ito na, kung ito sa tuner. Kailangan natin mag-face mask para sa ating kalusugan.
Bago nga pala tayo guys mag-start mag-repair at pagbukas ng TV, kailangan muna natin itong i-discarga. Kung may card ng capacitor niya, yung pinaka main capacitor, PSU niya, check natin kung may karga pa ito. Wala na. Hindi na lang yan. Maliit naman yung karga niya. 7 volts lang. Yan. Wala na rin ito. Let's check yung pinaka main capacitor niya. Voltage check muna pala natin. Kabit yung positor. Voltage check. Yung ground pala ginakabit sa body ground niya. Ayan. Sak muna natin. Kasi nga nag nag-hold down siya. Kailangan natin yung tester nakaabang na sa pinakang ano testing point. So, check muna natin yung B+. Kung okay naman. Ito nga pala yung B+ niya. So, collector. Mare, siguro itong B+ nito. Check natin. Power na natin para matik na siya naka-open. Normal naman, 124. Mag-tick back na ulit. Sabi natin guys, baka hindi nyo nakakita yung tester. Wait guys, ito. Ayan na, continuous blinking na siya. Hindi na nag-power on. Guys, wala nang nare-read. Pero normal naman yung B+ niya, kaya di tayo maghihinala sa hat kung sira. Pero kung sira naman na hat, sigurado wala yung LED indicator. Maari, dito yan sa vertical niya. Pero check pa rin natin kung okay yung vertical. Pag wala namang shorted sa mga paa niya, maari okay pa ito. Check natin. Buzzer. Buzzer type tayo. Buzzer. Natin. Bali ito ay LA7840. Bali ang ground niya dito. Sa number 1. Ito ang BCC niya. Passer type tayo. Okay naman. Balitan natin. Okay naman siya. Tsaka ito. Yung isang BCC. Okay naman. Ayan. Kaya tumutulog yan guys kasi mayroong capacitor. Okay naman siya. Huwag natin ito pag hinalaan. Proceed tayo sa mga capacitor sa pinaka main cap niya. Testing na natin ito eh. Tingnan natin ulit kung may karga. Nag-power nga pala tayo. Power nga pala tayo isang beses. Para tayo madali ito. Masakit-sakit ito. Yan, wala naman. 9 volts lang. Testing na natin itong pinaka main capacitor.
Saka nagkukulang ng supply niya. Dito tayo sa capacitor tester. Ngayon natin. Narito yung 150 yung F450 volts. Bali, okay pa naman siya. 153 UF. Medyo matas pa nga. Pag binaligtad, bumaba. Yan, bali, okay pa yan. Okay pa to guys, meron bang tolerance? Yan, okay pa naman siya, sakto-sakto siya. Balik na natin to guys. Catch pala tayo sa mga, ano? Yan, kasi yung protect nito eh, yung medyo hindi ko kabisado. Pag wala dito natin, ay kabit ko na nga pala yung pose ito. Sad tayo sa ano, kasi 120 po lang pumapasok sa B plus niya eh. Normal pa din yun, pero mas maganda kung 125. Dito tayo sa capacitor secondary. Check natin. Natin ito guys, ay mga katek pala, bali 160 volts 33 UF. Ito magkulang lang ng konti, sigurado para kapusin ng ano, flyback. Yun, kulang na ano, kulang na natin ito. Bali, ito pwede ng port 7 UF dito para sigurado. Maaari din ito pag ito'y kulang. Yun, kulang na talaga siya. Kalkal muna tayo guys, kalta natin ito para sigurado. Ito, nakakuha ako dyan sa ano, nakapanyalas ko sa board. Bali, same ano lang siya, same value, 160 volts 33 UF. Check natin kung okay pa ito. Yan, okay na okay pa. Mataas pa sa 33. 35 na nga. Mas maganda yung mas mataas ng konti kaysa sa bumaba ng konti. Yan. Palit natin ito kasi sigurado dito ang problema nito. Saka yung naka-jumper dito kanina. Nasunog. Try natin guys. Baka sakali lang tayo. Baka ito lang problema. Ito pala. Palitan na, palitan na. Kabit na natin. Kabit na natin mga tech. Palagi nating ano, double check yung ano niya, yung polarity. Pag ito nakakabit mo ng baliktad, sigurado putok ito.
Bagong-bagong taon. Yan, sana ito lang problema nito. Isoldar na lang natin itong mga ano para nakakita ko yung mga kalapit na sa mag ikalan. Kaya ganitong blinking, continuous blinking sa supply lang ito kaya sa secondary. Kinakapos lang siya ng voltage. Dito. Lalo na siyang nakakalimutan yung walang technician. Napakaganda ng ginawa niya guys. Yan, nakahanga lang sa bird. Pag dinikit ito dito, matik, sira na naman. Huwag na natin galawin yan. Baka may magalaw pa tayong iba. Matagdagan ang sira. Malapit na lang sa amin. Sabi ginawa dito, puro kaskas na siya. Testing natin guys kung okay na. Sana ito lang problema. Balik muna natin. Testing tayo ng B+. Okay, sa buhay na. Namatay ulit. Okay, may problema nito. Hindi pa. Sige na, tayo mo. Hindi pa, sagot lang siya. Gagawa tayong TV, binibisi natin. Yan, video yan. Thank you.
Ang galing yung isipan mo. Ang consumer pa dito. Testing ulit. Namatay na naman siya. Pagtatid ng snubber capacitor, parang napansin ko yung may guhit sa gilid eh. Yan. Parang may guhit sa gilid pa vertical. May kakagal. Check natin to. Ah, ito. Bale ito, 474J. Ano? Pwede pa ito. Itong 662H. Okay pa naman siya. Okay guys, napansin ko parang leak. Hindi pala itong problema. Tapos itong dalawang ito, good naman. Pero meron siyang 124. Pero ito napansin ko parang shorted tong ano. Parang shorted tong po. Sige na po. Bilisan mo lang ha. Parang shorted to kanina. Pero nagkakaroon siya ng 25 dito eh. 124. So, sagad na reading ng tester eh.
Yan. Parang sa lab. Babalik natin dalawa. Kaya pala may konting maradin sa gilid. Parang lip na to. Sa gilid, ano, vertical. Vertical yung pagkama din mo. Kasi, pag vertical, hindi sabihin, horizontal tayo magkisi. Sige na! Check ulit na natin. Check ulit na natin yun. Natin kung sorted talaga. Oh, meron. Okay naman siya. Okay pa. Pasalado pa. 40. Okay naman siya. 40 to 60 yan. 40 to 60 to 80. Pwede pa yan. Okay pa siya. Sabihin, parang ito. Ang gamitin natin. Times 1. Kailangan na lang ating tester. Kailangan na lahat. Sige naman siya. Ito pa talaga ang problema.
Kaya yeah, tayo. Pagta natin yung 100 UF. Wala naman ang certed eh. So kaya itong 100 UF ang problema. Pagta natin yung 33 UF 160 volts. Kaya mga sa 100 UF. 100 UF 160 volts. Tingnan natin kung okay pa ito. Yan nga, kulang na din. 94 na lang. Pagtan rin natin yan. Nanti po na lang guys, 100 UF 160 volts. Pagtan rin natin. Nangyari. Nanti po na lang. Wala naman tayong pamalit. So guys, may nakuha na akong pamalit. So, 160 volts, 100 UF. 160 volts, 100 UF. Yan, 109, pwede na to. So, medyo matas ng konti. Connect rin natin, ganyan ba yung red niya. Okay, pwede na to. Punta natin yan. Tignan tayo, medyo mainit. Hinang na natin. Bakit lang problema. Subukan ulit natin. Ngayon lang natin paghahain yan. Saan natin ang gagana. Tingnan natin. Ang kagana siya. Ayan, gumana na guys. Lako, ganun pa rin. So guys, ganun pa rin. Hindi nagsisitch. Ito, tatanggalin natin itong MOSFET. Ito. MOSFET, tinanggal natin. Di ba nang ginagawa nito, ha? Ito yung code niya, ha? Ayan. Saan nakita? Zero, four, and 60, C3. Ayan, guys, ha?
papalit natin dyan 10 and 60. Pwede yung mataas lang ampere. Same voltage lang din siya. Ting papalit natin guys oh. Pwede to. Same lang yan. Medyo mataas lang ampere nito. Yan, ipapalit natin. Ito guys yung tinanggal ko. 04N60, ito yung reject. I-off state natin. Tapos, check natin yung drain to source. Ito yung tester ha. Yan o. On state natin. Gate to source. Tapos, check natin itong drain to source. And bali, hindi siya nagkakarga. Minsan nagkakarga siya. Ayan, tapos kaso lang, babalik agad. Ayan, reject yan guys. Ito yung papalit natin. 10N60. Mas mataas lang ampere nito. Pero same 30 volts lang yung max nya. Ito, off state natin. Check yung gate to source. Drain to source pala, drain to source. Ayan, walang palo. On state natin. Check ulit yung drain to source. On state ulit. Check ulit yung gate to source. Hindi siya nabalik. Ibig sabihin good siya. Ito yung papalit natin. Okay na. Sige natin ito guys. I-on na natin. Ayan, okay na siya. Lumabas na yung volume. Ayan, channel. Ayan na. Ayan, video. Ayos na guys. Matutuwa si tuner nito. Ay, salamat sa panonood. Pakihit ang like and subscribe. Then paki-press na rin yung kampana dyan para manotibig ka sa mga susunod pang video. Okay, thank you guys. Thanks for watching.